Hello guys, welcome back po sa ating channel at thank you sa mga bagong subscribers. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, ngayon meron akong i-share sa inyo ito kung paano tayo mag-simulate dito sa ating OpenCPN, dito sa ating electronic chart system. So guys, bago tayo magsimula dun sa mga bago dito sa ating channel, dito po sa ating video section, browse nyo lang po yan. Madami tayong video dito, baka sakaling may matutunan kayo. Okay, punta na po tayo sa ating topic. So ito yung ating simulator sa OpenCPN. Makakapag-simulate po tayo dito. So ito, kung nakikita nyo yan, tuturo ko sa inyo kung paano tayo magsisimulate. So subukan muna natin. Kung napanood nyo kanina sa ating live stream, meron tayong ginawa doon from Batangas to Mindoro. So click natin yung start. Yan, start. Then lagyan natin siya ng speed. So ito yung speed niya. Ito, 0 to 100. Pwede nyo yung i-edit nyo yan kung anong speed na gusto nyo. Yan, for example, 12 knots, 14 knots, 18 knots. So yan, kung mapapansin nyo guys, underway na yan. So itong ating course naman, kung paano kayo mag-steer dito, paano nyo palitan yung heading, yung course, dito tayo, pwede dito, minus, minus na lang yan, para sa alteration ng course. Then, kapag gusto nyo dagdagan yung course, dito, plus, ito naman, sa kanan, plus 1, or kung gusto nyo, by 10, minus 10 yan, automatic siyang magbabawas ng 10 degrees. So, mabilis ang kanyang pag-alter course. So, yan. Minus 10, minus 10. Yan. Kung mapapansin nyo guys, umiikot na yung ating bargo. So, ang gagawin nyo dito, kung napanood nyo yung live stream ko kanina, naggawa ako ng waypoint, ng route. Ito, ginawan ko na rin siya. Right-click nyo yung ating ano, route. Right-click nyo yan. Right-click. Then, activate. So, activate natin yan. Then, yan. Ito na yung ating barko. Underway na siya. Subukan natin siyang i-monitor. So, yan. Bawas tayo ng ating heading para pumunta siya sa ating trap. So, sa ating yan. Kapag baitin yung ginamit nyo, mabilis ang kanya pag-alter ng course. So, yan guys. So, maganda ito. Makakapag-practice kayo ng monitoring dito. Sa mga, lalo na sa mga alteration, halos sa barko, ganitong-ganito yung gagawin natin na mga alteration. Ang pagkakaiba lang, hindi natin malagyan ng mga targets dito. Hindi natin malagyan ng mga kalaban na tinatawag natin. So, yan. Underway na siya. Pababa siya ng Singapore Strait. Kung gusto nyo dagdagan ng speed, ito, yan, 28 knots, 38 knots, para mas makita ninyo ang galaw ng ating barko. Itong barko guys, may edit nyo yung particulars dito kayo sa settings. Tapos, ito sa pang-apat, ito yan, ships. Ito, mapapalitan nyo yung length overall niya. Ginawa kong 500 para mas mahaba, mas kitang-kita. Tapos, 100 yung kanyang width. So, yan. Paano guys kayo makapag-simulate dito? So, ituturo ko sa inyo kung ano gagawin nyo, kung paano makukuha itong ating ship driver. Ship driver po yung tawag dito sa ating idadagdag dito or yung sa plugins ng ating OpenCPN yan. Makikita nyo guys dito, meron siyang ETA sa right side, right upper corner, bearing, tapos yung time tubo niya. Ayan, dito yung mga details niya. So, tuturo ko sa inyo kung paano tayo makapag dagdag nito sa ating OpenCPN. So, punta tayo sa ating siyempre sa browser natin. Ito, ilalagay ko yung link nitong ating driver na ito, ship driver ang tawag dito. Then i-download nyo lang yan, click download, tapos sa desktop nyo nilagay para hindi kayo mahirapan ng paghahanap. Then pag nasa desktop na kayo, ito yung makikita nyo, ship driver yan. I-click nyo lang yan, double click, then install nyo lang. Sundin nyo lang yung installation procedure nya para ma-install nyo. Then after nyo na ma-install,
punta kayo sa ating OpenCPN. Buksan nyo yung OpenCPN nyo. Then, punta kayo dito sa options or sa settings. Then, dito sa pinakadulo, meron ditong nakalagay na plugins. Yan, click nyo yan. Then, ito, makikita nyo sa taas, Shift Driver 2.0. So, Shift Driver player natin yan. Ang nakalagay dito is disable dahil naka-enable na yung sa akin. So, ang makikita nyo kapag binuksan nyo yan is enable. So, click nyo yung enable para magamit nyo yung Shift Driver natin. So, kapag na-open nyo na yan, ang lalabas dito sa ating left side na ito, makikita nyo dito yung Shift Driver. Ito, yan. Kung nakikita nyo yan sa inyong mga screen, Shift Driver. So, kapag na-click nyo yan, mawawala, click nyo ulit, lalabas. So, dito nyo makokontrol yung ating bug simulation. So, yan. Nakita nyo, alter tayo ng 10 degrees para bumalik sa ating track natin. So, yan, pababa na. Nagdagan natin yung speed para mas mabilis. So, yan. Kung makikita nyo guys dito, nagbiblink yung kanyang next waypoint. Yan. Singapore Strait. So, yan lang guys. Ganun lang kandali mag plug in itong ating Shift Driver para makapag-simulate kayo. So, guys, sana may natutunan kayo. At kung may mga tanong kayo, mag-iwan kayo ng comment sa ating comment section para masagot natin. So guys, yun lamang po sa video na ito. Thank you sa ating mga bagong subscribers. At welcome na welcome po kayo kung may mga katanungan po kayo. Thank you guys and God bless.